that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but men loved the darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what he has been done through God. At nawa ay bigyan tayo ng Lord ng kakayahan na maunawaan ang mga salitang ito. Sa ating mga binasa, John 3:16-21, makakita tayo ng at least tatlong major divisions that are of the same value, parallel to each other. And these two great divisions in eternity are so crucial to understand. Tatlong mga uri ng division, pero repetition of one and the same. So let's take a look at the two great divisions in eternity. And one of that is the division between those who are not perishing and those who are perishing. Some people will perish, some people will not. Merong talagang matutupok, merong mawawasak, at merong hindi. John 3:16 said, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Pag tinimnan po natin itong verse na ito, it is full of so many great things and great ideas. For one, it begins with God. For God so loved the world. God, the greatest person, the greatest giver, the greatest of all personalities. Then God loved. The word love, that's the greatest commitment. Kaya mga tao ngayon, ayaw na magsabi ng I love you, mga young people. Puro na lang trip ko, trip mo rin. Maganda na lang, ayaw na sabing I love you kasi commitment yan eh. That's why in many Western societies, they don't say I love you. Kaya when they say that, sabi, pardon me for saying this, but you know what? Because love is a very strong commitment. And to say I love you is to be committed to someone. For God so loved the world, the greatest number of people, that whoever, I think that's the greatest invitation. Meron ba kayong invitation na nakitang to whom it may concern? Whoever reads this may come to my party. Pero sabi, but whoever, it's the greatest invitation, believes. That's the greatest deed, the greatest decision that anyone can make, to believe in him. Will not perish, that's the greatest exemption. Can you imagine being exempted from perishing? That's the greatest exemption of all time. Yung mga iba exempted sa final exam, exempted sa pagbayad ng tax, pero yung exempted sa pag-perish, that is such a great exemption. And then eternal life, that's the greatest possession, the greatest position even. So for God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him will not perish but have everlasting life. Every major word except the articles is of super magnitude. Very great. So those who believe in Jesus Christ will not perish. But those who believe will perish. Yun agad ang tanong eh. Nasaan po tayo dito? Do we believe in Jesus Christ? As Savior, as Lord, have we received him? Because if we have done, we will not perish. But those who haven't will perish. Sila po ay malilipol. Sila ay matutupok. Kaya napakahalaga na hindi natin solohin itong salvation, kundi kailangan i-share. Kailangan ituro sa maraming mga tao. Una sa ating mga loved ones, o kaya kung sino yung meron talaga tayong access, at hanggang kaya ng ating lakas ay gawin natin. Because those who do not believe will be condemned. They will perish. Which brings us to another discussion of the two divisions. Those who are not condemned and those that are condemned. So kanina, those that are not perishing and those who are perishing. Now, those who are not condemned and those who are condemned. Yung hinusgahan, found guilty, condemned. Lahat po naman tayo may kasalanan. Pero mayroong mga tao na pag nilitis, sila ay sasabihin ng court, not guilty. At meron naman na guilty. John 3:18, "Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already,
because he has not believed in the name of God's one and only Son. Ang linaw, kung sino man ang naniniwala ay hindi papatawan ng verdict na guilty. Hindi makokondemn, hindi mapaparusahan. Pero sino man daw ang hindi naniniwala, actually, condemned na. Wala nang kailangang hearing sapagkat condemned na agad dahil hindi siya naniwala sa pangalan ng kaisa-isang anak ng Diyos. It is very profound. Lagi natin itong naririnig at ang ating dalangin, maunawaan natin ang tunay na lalim ng kahulugan nito. Those who are condemned and not condemned. People do not need to die to be judged. Hindi na natin kailangang mamatay para husgahan ng Diyos. Hindi na kailangang hintayin pa ang kamatayan para humusgahan ng Diyos. Yung mga taong buhay pa lang na hindi naniniwala kay Jesus, na hindi tumanggap kay Jesus as Savior and Lord, ay meron ng guilty verdict. Inaantay na lang na mamatay yung katawan para yung espiritu ay humiwalay at mapunta doon sa impyerno para mag-umpisa na ang kanyang walang hanggang kaparusahan. Hindi na tayo inaantay na mamatay para ma-judge pa. Yung nagkasala ka, judged ka na. So, ang isang bata, 5, 6, 7 years old, na gumagawa na ng mali, at alam niyang mali yung ginagawa niya, at ginagawa pa rin niya kahit alam niyang mali, judged na siya. Lalo na kung naging 8, 9, 10, 11, 12, and so on, 17, 35, 70 years old, gano'ng karami lalo ang kasalanan nagkatambak-tambak doon. Kaya talagang judged na, condemned na. At si Satan, walang inaabangan kundi mamatay lang yung katawan ng taong judge na yun para kunin na niya yung espiritu nung taong na-condemn na. At nare-reverse lang yan, nababaligtad kung yung tao na born again. Na ang kanyang lahat ng kasalanan ay may nagbabayad na ngayon sapagkat tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagpasakop siya, ibinigay niya ang mga kasalanan niya kay Jesus at yung kabutihan ni Jesus ay kinuha niya at yun ang naging kanyang damit na ibinibihis niya sa kanyang sarili. Siya ngayon ay napapawalang sala, hindi dahil siya ay walang kasalanan kundi dahil meron siyang tagapagligtas. Kaya sabi, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya matatagpuan ang kaharian ng Diyos kung hindi siya ma-born again, sapagkat nung unang birth lumaki siya, nagkaroon siya ng edad, nagkasala, judge na. Ano ngayon ang kailangan? Hindi naman pwedeng repair, hindi pwedeng konting operasyon. Kailangan ng total death and a rebirth, panibagong pagkapanganak, kaya ipapanganak ang muli. Ang sabi ni Nicodemus, papasok ko ba uli ako sa sinapupunan ng aking ina para ipanganak muli? Sabi, hindi naman physical ang pinag-uusapan natin eh. Ang kailangan, maipanganak muli ang iyong espiritu. Kasi nung unang ipinanganak ka, yung espiritu mo, wala ka pang kasalanan. Pero nilagyan mo na yan ng kasalanan nung nagkaroon ka ng edad at gumagawa ka na ng mali. Eh, yung espiritu mo na yun, kailangan ipanganak uli yun, hindi yung katawan mo, kasi hindi naman yung katawan mo ang dadalhin sa impyerno o sa langit eh, kundi yung espiritu mo. So, yung espiritu na yun, kailangan ipanganak muli, kailangan maulit nang magkaroon siya ng second and last chance to be born again. That's why Jesus is important. Kasi yung iba, hindi, gumawa ka lang ng mabuti, huwag ka lang gagawa ng masama, huwag kang papatay, okay ka na. Pero paano yung mga little sins, yung mga sins of the mind, yung ikaw ay isip ng masama, nagkaroon tayo ng mali siya sa ating isip, okay, nagsinungaling tayo kahit maliit, kahit white lie, lie pa rin yun, kasalanan pa rin yun. One tiny little bit of sin is enough to bring you to hell because you must be perfect to be acceptable in heaven. At sa ating sariling kakayahan, who can be perfect? We cannot be perfect. That's why we need the perfection of Jesus. Sinasabi natin, actually, pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ibig mo sabihin, Lord, eto po yung kasalanan ko at please mamatay po kayo dahil dyan. At akin na po yung kabanalan nyo, akin na lang, isusuot ko, ito ang ticket ko to eternity because kailangan perfect ako to go to heaven eh. Eh, I cannot be perfect on my own, so I will depend on you only. Ibigay nyo po yung perfection nyo sa akin. You may be good, but you cannot be good enough to enter the kingdom of God. You have to be perfect, 100% holy. And who can be 100% holy on his own? Sino bang magiging ganap na banal kung sa kanyang sarili lang gawa aasa? E di wala tayong pag-asa. Araw-araw na condemn tayo dahil araw-araw na yung nagagawa tayong mali. But because we have a Savior, our sins, past, present, and future are charged to Him. Siya ang nagbayad nun sa krus. At kahit minsan lang niyang ginawa, dahil siya ay Diyos, siya ay timeless, yung ginawa niya na yun, effective for all time. That's why Jesus is the only Savior. And what does the Bible say? If you do not believe in Jesus, you are condemned already. Why? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang walang bayad na handog ng Diyos ay kaligtasan, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. 1 John 5:12, "He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life." Napakalinaw kung sino ang tinatahanan ng anak ng Diyos Anak. Kung sino ang tumanggap na sa Diyos Anak, siya may buhay. Subalit yung wala at hindi gumagawa nito, wala siyang buhay. Pero magsasabi kayo, bakit ako buhay? Buhay lang ang iyong katawan, patay na ang espiritu. At yung espiritu na yan, ibig sabihin ng patay, hindi ibig sabihin yung walang nararamdaman, walang nakikita, no. Ibig sabihin, hiwalay siya sa Diyos. Because the real meaning of death is separation from God. Separation. Kaya nga, even physical death, nalulungkot tayo kasi nagkakaroon ng physical separation, eh, nawawala yung mahal natin sa buhay. Because death means separation. John 3:18, "Whoever believes in Him is not condemned." Yan ang reading natin ngayong araw na ito. "But whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son." Not to believe in the name of Jesus is to be condemned. Ano ba yung name? Sasabihin natin, ay magic, banggitin natin, Jesus, Jesus, yun ba yun? Hindi po. Name is the symbol of a person's wholeness, ng kanyang buong pagkatao, ng kanyang mga katangian. So to believe in Jesus is to believe in everything that He is. To believe in His name is to believe in everything that He stands for, in all the ideas associated with Him and coming from Him. So pag naniniwala tayo sa pangalan ni Jesus, naniniwala tayo sa kanyang buong personalidad, na siya'y Diyos at siya'y tao, naniniwala tayo sa kanyang ginawa, na siya'y tagapagligtas at tagapagligtas pa rin sa lahat ng panahon, at naniniwala tayo sa kanyang mga turo. Yan ang ibig sabihin ng to believe in the name. Bakit napakahalaga ni Jesus sa salvation? Because Jesus Christ is the one and only. At ano-ano yon? He's the one and only way. Siya lang po ang kaisa-isang daan. John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Kaya importante yon. Siya lang ang bukod-tangi, kaisa-isang daan patungo sa kalangitan. At ano pa? Siya ang kaisa-isang mediator o tagapamagitan. 1 Timothy 2:5, "For there is one God, and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus." Isa lang ang tagapamagitan. Walang mediatrix. There is only one mediator between God and man, sabi sa Bible, 1 Timothy 2:5, and that is Jesus Christ. Sabi naman iba nagpapalusot, eh hindi po yung mediatrix naman between Jesus and people. No, Jesus has direct communication with us. Kaya nga siya ang nagkatawang tao para diretsyo na, para wala na tayong dadaanan pa na kung sino-sino. Jesus Christ is the only Savior. Acts 4:12, "Salvation is found in no one else, for there is no name given under heaven by which we must be saved." Walang ibang pangalan na ibinigay na pwedeng magtagpuan natin ang kaligtasan, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. John 3:36, "Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on Him." Nananatili ang ngit-ngit at puot ng Diyos dun sa mga hindi nananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin pala, hindi mo na kailangang awayin ng Diyos, kundi meron na siyang puot sa kahit sinong may kasalanan. At naaalis na yung puot na yon dahil kay Kristo. Kaya napaka-importante na siya ay tanggapin. So ano-ano po yung ating mga division? Those that will be condemned and those that will not be condemned. Those that will perish and those that will not perish. And another division that this chapter in the book of John tells us is the division between light and darkness. Liwanag at kadiliman. John 3:20-21, "Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what he has been done through God." Isa pa pong malaking division, liwanag at dilim. At yung daw nabubuhay sa katotohanan ay nabubuhay sa liwanag. Kaya maraming mga trabaho at mga gawain ay ginagawa sa dilim sapagkat makasalanan, ayaw nila ma-expose ang kanilang mga ginagawa. "Those who do evil hate the light. They will not come into the light." Kaya ang gaganda sa dilim, dalhin mo sa araw, hindi pala magaganda. Nang magaganda lang kasi nakakubli sa dilim. At mga bagay na kinukublihan ng dilim, may inililihim kasi. "Those who believe in Christ will not perish, will not be condemned, and will not
stay in darkness, but will come to the light, will live in the light. Isa pong talinghaga to stay in darkness. Talinghaga lang naman yun eh. Bakit naman yung mga photographer pag nagde-develop ng litrato nasa darkness, hindi naman yun sa may ginagawa nila. So, poetic device. Ang tao na may kasalanan at pinipili niyang mabuhay sa kasalanan, doon din siya naglalagi sa dilim. Ano yung dilim? Hindi lang yung dilim na light o anino, hindi lang yon. Dilim ng pagsisinungaling, dilim ng pag-iimbento ng istorya, ng pagtatakip sa kanyang mga kasalanan, dilim ng pagkukunwari, ng pagbabalat kayo. Yung hindi niya mailabas ang totoo, hindi niya madala sa liwanag, sapagkat alam niya, hindi ito maninindigan, hindi ito tatayo, ito yung guguho pag natamaan ang liwanag. Ano-anong mga kadiliman ang ating ipinamumuhay? Marami mga estudyante dyan, hindi naman pumapasok, may dala-dala pang notebook. Yung pala, diretso lang kung saan-saan ang lakwacha, yan ay pumamuhay sa dilim, pagbabalat kayo. Marami dyan, hindi naman totoong mag-asawa kung ipakilala ang sarili, Mr. and Mrs. O di pagbabalat kayo, hindi naman kayo ang tunay na mag-asawa, pamumuhay sa dilim. Bakit hindi nyo maibunyag sa mga tao kung sino kayo? Sapagkat alam nyo meron kayong dapat ilihim. Yung mga nagnanakaw, gumagawa ng mali, yung mga debit credit kupit, nabubuhay din niya sa dilim, keeping two books. Isa yung book na pangliwanag at isa yung book na pangdilim. Maraming buhay ng dilim. Akala nyo ba yun lang mga babaeng nagbebenta ng aliw ang pinag-uusapan natin na nabubuhay sa dilim? Marami. Mga hidden agenda ng mga tao, mga masasamang binabalak at iniisip na tinatakpan ng kung ano-anong kasinungalingan at pagbabalat kayo para hindi mahalata. Yan ay pamumuhay sa dilim. Mga asawang kinukupitan ng asawa para ibigay sa kamag-anak. Hindi nyo masabi ang totoo kung saan napunta pera. Yan ay pamumuhay din sa dilim. Marami. Maraming pamumuhay sa dilim. At ang sinasabi, sino man na tumanggap na kay Jesus ay lumalabas sa dilim at pumupunta sa liwanag. Hindi lang nun ibig sabihin na ibubulat-lat yun na ang bituka niya sa buong bayan sa inyong napakadugo at tigmak ng luhang testimony. I do not believe so much in these testimonies sa pangatay bituka ninyo at mga lamang loob ay kinakalkal niyo sa publiko. Pagkatapos sa pag-uusapan lang kayo, nachichismis lang kayo, hindi naman nakaka-glorify ang nagiging wakas, naging chismosa lang lahat ang nakarinig. Hindi lang naman yun ang ibig sabihin ng pagpunta sa liwanag eh, na ibubulat-lat ko lahat ang mga baho ko. Hindi lang yun, kundi iiwan ko lahat yan at mamumuhay ako ng tama. Kahit na hindi ko nabulat-lat yung pasakapwa ko yan, pero okay, umalis na sa dilim at pumunta na ako sa liwanag. Yun ang mahalaga. Kasi yung iba, yung pagpunta lang sa liwanag, salita, puro testimony, praise God, ganito na po nangyari sa akin. Tapos after 1 week, nandun na uli sa dilim. Kakiaga-agang magbigay ng testimony. Kung bakit hindi malaman, ano ba ang goal ng testimony? Magpaiyak ng tao, magpalaki ng collection, at puro na lang madudupong mga testimony ang laging ibig na i-feature ng mga ibang mga kapatiran natin. Hindi naman glorifying to God kadalasan. Kasi ang mga tao, natatandaan yung mga sinabi mo, hindi ka napapatawad. Tandang-tanda ko pa yan, noon minsan, maliit pa po ang ating church, may nagtapat, ako po'y dating magnanakaw at mandurukot. Nagtapat. Alam niyo ba itong kapatid na to, tuwing darating sa fellowship, lahat ng mga kapatid, nahawa ka mga bag nila. Kala niyo ba, nalimutan? Kaya kung minsan hindi ko ina-encourage sa mga tao, huwag ka na mag-testimony iho, huwag mo nang ibulat-lat ang mga bituka mo. Dahil mamaya ikaw din ang kawawa, pag-uusapan ka lang ng mga tao. Maganda lang yan at dramatic during the testimony time, pero mamaya, it's not fair to you. Mabuti pa ang Diyos sa kakalimot at nagpapatawad, ang tao hindi. Bihira. So anong pag gusto natin na meaning ng pag-alis sa dilim at pagkita sa liwanag, leave everything there in the darkness and come to the light and change your life. Mas magandang testimony na yun kasi sinasabi pa ng bibig. Kasi minsan pag sinabi ng bibig, ang hirap ang atawanan. Lalo ka lang tulihin, hinihigpitan ng lahat ng tao dahil nalaman. Mabuti pa ang Diyos, higit na mas mabait kaysa sa mga kapatiran. So kayo din mga kapatid, huwag kayong bulat-lat ng mga kung ano-ano yung mga bituka dyan sa publiko dahil naging Christian kayo. You know, usually pag bagong Christian, exploit. Halika, mag-testimony ka. Hindi naman niya kasi alam, the person doesn't know any better. So yung pala, pampataas lang siya ng rating ng programa ng church na yon. Yung mga testimony na yan. Of course, there are times when we are touched and we are blessed. But that is seldom. Most of the time, ang pinagpipiestahan yung iskandalo nung nagte-testify. And in the end, it is not as glorifying as it is intended to be. So, merong darkness, merong light.
Saan ba tayo nabubuhay, mga kapatid? Sa darkness o sa light? Kailangan clear sa atin yon. Nabubuhay pa ba tayo sa mga kasalanan, mga pagkukunwari, mga pagbabalat kayo? Double lives, dalawang mukha, doble kara, yan ang mga dapat inaalis ng mga nando na kay Kristo. Paano nyo malalaman daw na kayo na kay Kristo na, humaalis na kayo sa dilim? Kahit masakit, kahit mahapdi, kahit sabihin mo, ang ganda-ganda ho ng kutis ko sa dilim, lalo pula ang ilaw. Huwag nyo naman ako ilagay sa puting liwanag at lalabas lahat ang aking mga mikikikwek. Hayaan mo na kahit masakit, maganda yung pumupunta tayo sa liwanag. Nagtatanggal ng mga relasyon, nagtatanggal ng mga hindi dapat nandyan, walang sukat ay kahiya. Napakahalaga nun. 1 John 1, 5-7. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. For if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Ang isa sa mga talagang patunay na tayo nasa Panginoon na tayo nabubuhay sa liwanag. Hindi yung gumagaling tayong maglihim, kundi wala na tayong inililihim pa. Hindi naman ibig sabihin ibinubunyag na natin lahat ng nakaraan, kundi yung buhay natin, kung ano yung nakikita ng kapatiran, yun na yun. Wala nang mga lihim-lihim pa. Ito po yung magandang goal. Hindi naman agad-agad na-achieve dahil unti-unti ka siyempre nagre-reprogram ng buhay, nagbabago ng mga relasyon, ng mga pananaw, mga pangarap sa buhay. Pero ang mahalaga, everyday umaasenso tayo. That there is less and less pride and more to show because God is triumphant in our lives. So tatlong division, saan tayo naroon? Those who do evil love the dark and they love to stay in the dark. Kaya yung mga taong lagi kayong nililito, parang litong-lito, actually hindi siguro lito yan, nililito lang kayo. Kasi mayroong gustong itago. Yung mga mali-mali, ay, nagkakamali-mali lahat. Iniiba lang yan ang topic, may itinatago. No? Yung mga bookkeepers, mga cashier, mga accountant, nagulong-gulo sila sa sarili nila. Siguro ginugulo talaga nila para hindi makita ang kanilang mga pandaraya. Yung mga laging nalilito, kadalasan hindi yan lito, nililito lang kayo. Kaya magduda kayo sa mga taong laging lito. Bakit ka ba lito? Dahil gusto mo rin akong lituhin. Dahil imposible namang lagi ka nalang lito unless you are hiding something. So these will be the great divisions in eternity. Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Can you imagine this truth? Na pag tayo nanampalataya sa Panginoon, tayo maliligtas, sampu ng ating sambahayan. Bakit? Hindi naman automatic, hindi naman magic masisave yung ating mga mahal sa buhay dahil lang tayo ay na-save. Kundi dahil ang taong tunay na nananampalataya, tunay na ligtas, hindi siya titigil hanggat hindi niya na ituturo ito sa lahat ng kanyang sambahayan. Kaya kayo ay merong misyon, ang inyo pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala, maski pa nga strangers, ay pananagutan pa rin natin. Sapagkat kung hindi sila makakarating sa punto ng paniniwala, paniniwala na tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, they will perish, they will be condemned, and they will always be in darkness. Surely, you don't want this even for your enemies. And all the more, you don't want this for your loved ones. If there is difficulty in believing, sometimes nahihirapang maniwala ang tao, if there's difficulty in having faith, what is important is to pray. Mark 9:24, immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." So ano ba yun? Nananampalataya po ako, pero turuan niyo po akong malampasan ang di ko pananampalataya o kakulangan ng aking pananampalataya. At least the person was honest. Tulungan niyo po akong maniwala, yun sabi niya sa Panginoon. At sa Luke 17 verse 5, ano ang panalangin ng mga apostles? Sinabi nila kay Lord, "Increase our faith." Dagdagan niyo po. Kung kulang tayo at sa palagi natin kulang ating pananampalataya, pwede tayo humingi, "Lord, dagdagan niyo po ang pananampalataya ko sapagkat kulang." Ang mahirap ay nagpapanggap tayo na tayo ay punong-puno ng pananampalataya. Yun naman pala ay hindi. Tayo po yumuko sa presensya ng Panginoon at magbulay-bulay. Saan tayo naroon sa mga division na ito? Condemned, not condemned. Perishing, not perishing. In the light or in the dark.
At kung nais po lang sino man ngayon na ang Panginoong Jesus tanggapin niya bilang Panginoon at tagapagligtas, manalangin po kayo sa inyong kinalalagyan. Hihingi ng tawad ng mga kasalanan at manalig sa Panginoon at kausapin niya, tanggapin siya sa inyong puso. Mahirap ipaliwanag ang ibig sabihin ng tanggapin, pero basta't siya anyayahan niyo na makiisa sa inyo, tumahan sa inyo, maging yung Panginoon at tagapagligtas at maiintindihan niya yung ibig sabihin nun. At kung meron po mga Kristiyano na tumanggap na kay Jesus, subalit may mga kadiliman pang pinagtataguan, may itinatago-tago sa dilim, isuko na natin ito sa Panginoon. Hindi magaganap ang lubos niyang pagpapala, ang kanyang magandang kalooban sa atin kung tayo'y nagdadalawang isip, nagdadalawang loob. Kung hati ang ating loob ay walang mangyayari. So in silence, pray. Kung ang kailangan ninyo itanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, pray. Kung ang kailangan natin ay ang lumabas sa liwanag, pray now to surrender the dark parts of your life. To surrender the activities done in the dark so that we can live in the light and give glory to our Father in heaven. In silence, be with God for a while.